Magandang araw! Mabuhay! Bago natin tatalakayin ang bagong aralin, mag-i-ersisyo muna tayo. Katawa'y iunat-unat upang hindi kayo dalawin ng antok. Sundin ang ersisyo mula sa YouTube. Let's do the fire dance! Hit it! This dance. Do your best chicken impression. Bok, bok. Grab a partner or turn around in circles with yourself, like Maximo. Other way. Keep turning. Bok. Are you getting dizzy? Yes. Yes, you are. Clap, shake, clap. Don't chicken out, keep dancing. Slow it down now. Slow and steady wins the chicken race. Bok, bok, bogok. We're getting faster. Why did the chicken cross the road? To get to the other side, so you can do the chicken dance. Oh la la, it's super rapido, ay ay ay. Ngayon, handa na ba kayong makinig? Ako nga pala, si Teacher Joe, na maghahatid sa inyo ng bagong aralin sa ikaapat na markahan, pangalawang linggo, na may layunin, nakapagpapangkat ng mga salitang magkakaugnay at nasasagot ng wasto ang mga nakalaang mga tanong o pagsasanay upang mas lalong maging ganap ang pag-aaral sa aralin. Gawain sa bukid, panuto. Pangkating ang mga salita ayon sa kaugnay nitong pandama. Isulat ang mga salita sa loob ng kahon. Malinis na baso, mainit na sabaw, mabangong bulaklak, mahinang pagsamo, sawsawang toyo, malansang amoy, mapait ng palaya, malakas na katok, malalaking yapak. Narito ang mga tamang sagot sa hanay ng pandinig. Malakas na katok, mahinang pagsamo, malalaking yapak. Sa hanay na panlasa, sawsawang tuyo, mapait na ang palaya, mainit na sabaw. Sa hanay na pangamoy, malinis na baso, mabangong bulaklak, malansang amoy. Balik aral. Basahin at unawain ang katalastas. Sagutin ang mga katanungan. Inaanyayahan ang lahat ng mga mag-aaral sa ika-anim na baitang sa paligsahan sa talumpatian. Sa Agosto 19, 2019. Biyernes sa ganap na ikasampo ng umaga. Ito ay idaraos sa conference room ng paaralan. Ang sinuman interesado na sumali ay kailangan magpatala sa inyong guro sa Pilipino. Isang linggo ang patimpalak, kasama ang kopya ng talumpati na kaugnay sa temang bilang. Mga tanong. Unang tanong. Anong uri ng paligsahan ang magaganap? Pangalawang tanong, saan ito gaganapin? Pangatlong tanong, kailan gaganapin ang paligsahan? Kaapat na tanong, anong oras ito magaganap? Kalimang tanong, sino ang maaring lumahok? Kaanim na tanong,
kanino dapat magpatala ang mga nais sumali? Kapitong tanong, ano ang tema ng talumpating gagawin? Narito ang tamang sagot. Unang bilang, paligsahan sa talumpati. Pangalawang bilang, conference room ng paaralan. Pangatlo, August 19, 2019. Pangapat, ikasampu ng umaga. Ikalimang balitang. Kanim, guro sa Pilipino. Pangpito, wikang Pilipino. Tuklasin, basahin at unawain. Ano ang paglilibangan mo sa bakasyon na darating? Ano-anong uring gawain ang paglilibangan mo? Makabubuti ba ito sa iyo? Makapagpaunlad ba ito sa iyong kakayahan? Malapit na ang bakasyon. Kailangan makapag-isip ka na ng mapaglilibangan. Kung wala kang naiisip na gawin, ay matutulungan ka ng paglalarawang ito upang maging kapaki-pakinabang ang gagawin mong paglilibang. Narito ang ilan sa maari mong gawin sa bakasyon. Una, pagbabasa. Bukas ang mga aklat ng bayan o public library kahit panahon ng bakasyon. Pangalawa, pakikipagsulatan. Sulatan mo ang iyong mga kaibigan, kamag-anak, at kakilala na matagal mo nang hindi nakikita at nakakausap, lalo na sa iyong mga nanirahan sa malayong lugar. Pangatlo, paglangoy. Bagamat araw-araw ay naliligo ka, masarap din lumangoy, lalo na kung tag-araw. Pamimingwit, tuwing maganda ang panahon at malapit ka rin lang sa ilog, ay makabubuti sa iyo ang pamimingwit ng isda. Panglima, paghahalaman. Magtanim lalo na't may bakanting lote sa harap o likod bahay. Pang-anim, pagtitinda. Malaking bagay sa pag-aaral mo sa isang taon kung nakahingi ka ng puhunan sa mga magulang mo para magamit mo sa pagtitinda darating na bakasyon. Marahil naman ay nakapili ka na sa darating na bakasyon. Kung sa nabanggit na mga gawain ay wala ka pang napipili, maaring magbalak o anumang gawain magiging paki-pakinabang para sa iyo. Mga tanong. Unang tanong, ano ang mga inimungkahing mapaglilibangan ng may akda? Pangalawang tanong, saan maaring makahiram ng mga aklat, magasin at pahayagan sa bakasyon? Pangatlong tanong, bakit mahalaga ang pakikipagsulatan? Pang-apat na tanong, bakit mainam na lumangoy sa darating na tag-init? Panglimang tanong, kung ikaw ang pipili, alin sa anim na mapaglilibangan ang pipiliin mo? Bakit? Sasuriin, pansinin ang mga salitang nasa ibaba. Tama! Ito ang pinagpangkat-pangkat ayon sa magkakaugnay-ugnay nito. Sa tao, sa hanay na tao, kaibigan, kamag-aral, kakilala, kamag-aral. Sa hanay naman ng bagay, nandyan ang aklat, magasin, pahayagan, paso. At sa puwok naman, ilog, dagat, swimming pool, aklatan at likod bahay. Ano ang ibig sabihin ng salitang magkaugnay? Paano napapangkat-pangkat ang mga salitang batay sa inasaad ng mga ito? Kung ang mga ito ay tao, bagay, o puok o di kaya ayon sa uso, gamit, kayarian o pagkukunan nito. Pagyamanin.
mahalagang matutunan ng mga mag-aaral ang kasanayan sa mapangkat-angkat ng mga salitang magkakaugnay. Sa ganitong paraan man, mabibigyan kahulugan ang mga salitang hindi nauunawaan. Ang salitang magkakaugnay ay mga salitang magkatulad o magkakaugnay ang kahulugan. Maaring ang mga salita ito ay magkasama, magkatulad at magkapareha. Halimbawa, lapis at papel, yeso at pisara, medyas at sapatos, kapi at gatas. Naunawaan mo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Unang pagsasanay, basahin ang mga talaan ng mga salita. Angkatin ang mga ito kung ito ay tao, oo, bagay. Isulat sa tamang talahayan. Pasahero, krudo, lansangan, Davao, jeepney, pagkain, mamamayan, taxi driver, mag-aaral, kalye, kapitan, masa. Mahusay! Narito ang tamang sagot sa hanay ng tao, pasahero, mamamayan, mag-aaral, taxi driver. At sa hanay naman ng bagay, pagkain, krudo, jeepney. Sa hanay ng puok, lansangan, kalye, Davao. Pangalawang pagsasanay, buuin ang salita, magbigay ng kaugnay na salita. Halamang gamot, karamdaman, laro. Magaling! Narito ang tamang sagot. Sa hanay ng halamang gamot, oregano, aloe vera, lagundi. Sa hanay ng karamdaman, lagnat, sipon, upo. Sa hanay ng laro, sipa, tuksong tinik, patintero. Isagawa, panuto. Tukuyin ang mga salita sa panaklong sa maaring maignay sa mga salitang nakatala sa bawat bilang. Unang bilang, kalikasan. Gusali, kabundukan, pamayanan. Pangalawang bilang, gubat, himpapawid, mababangis na hayop, tore ng hari. Pangatlong bilang, himlayan, puntod, bulaklak, gamot. Ang apat na bilang, karamdaman, COVID-19, lagnat, bulaklak. Ang limang bilang, gamit, Pilipinas, hugad, alakol. Mahusay! Narito ang tamang sagot. Sa kalikasan, ang tamang sagot, kabundukan. Pangalawang bilang, gubat, mababangis na hayop. Pangatlong tanong, himlayan, puntod. Pang-apat, karamdaman, COVID-19. Pang-lima, gamit, alakot. Tayahin, anuto, pagsama-samahin ang magkakaugnay na salita. Sundan ang salita sa bilang upang maging gabay mo sa mga salitang kaugnay nito. Anang beach, pagtatanim, lagnat, Boracay, litrato, damit, bagyo, pagbabasa, karagatan, lindol, COVID-19, salapi. Unang bilang, mga beach sa bansa, dalawang patlang. Pangalawang bilang,
mga bagay na pwedeng maging souvenir, isang patlang. Pangatlo, mga pagkakalibangan, dalawang patlang. Ang apat, mga halimbawa ng kalamidad, dalawang patlang. Panglima, mga uri ng karamdaman, dalawang patlang. Tama! Narito ang mga sagot. Unang bilang, Boracay at Anang Beach. Pangalawang bilang, litrato at damit. Pangatlong bilang, pagbabasa, pagtatanim. Ang apat na bilang, lindol, bagyo. Ang limang bilang, COVID-19, lagnat. Karagdagang gawain, panutok. Iguhit ang masayang mukha kung ang mga sumusunod na pagkakalibangan ay makapagpapaunlad ng iyong kakayahan. Unang bilang, pagbabasa ng aklat. Pangalawang bilang, pakikinig ng mga awitin. Pangatlong bilang, panunood ng telenovela. Pang-apat na bilang, pagsusulat ng tula. Panglimang bilang, pagpababad sa paglalaro ng MP. Ngayon, isa na namang aralin ang inyong natutunan. Sana'y makatulong ito sa inyo. Bye! Hanggang sa muli! Laging tandaan, kapag kayo ay lalabas, magsuot kayo ng face mask, maghugas ng kamay upang ligtas kayo sa COVID-19. Salamat!